Malaking palaisipan ang kambal na alaala natin sa martial law. Ang isa'y madilim at nakapangingilabot. At ang isa'y tila alamat ng masaya at marangyang buhay. At bakit vulnerable tayo o sucker sa ganitong mga kwentong kutsero? Pakinggan natin si Dr. Maris Diokno, isang historiador at profesor na sumuri sa kabalintunaang ito. Gamit ang teorya ng historiador na si Dominic Lacapra na nagsabing may dalawang klase ng social trauma, sinuri ni Diokno ang trauma ng batas militar. Because the trauma of martial law was both structural and historical, therefore, one could have lived during the period without feeling like a victim, structural trauma, while those against whom the dictatorship unleashed its repressive force bore the brunt of suffering, historical trauma. The result is what we see today, divided or conflicting social memories between those who experienced two kinds of trauma. Pero tanong ni Diokno, kailangan bang maging personal ang kasaysayan para maging relevant sa'yo? Siyempre hindi. Para raw sinabi nating hindi relevant si Magellan dahil lamang hindi tayo eyewitness sa mga pangyayaring iyon. Pero ano ang malaki nating pagkakamali nitong nakalipas na 50 taon? Sabi ni Diokno, omission. We failed to appreciate the nature of public memories of damaging historical events and how these memories are formed. We did not share stories about martial law in our textbooks and in various circles of our social lives. Hindi natin tinularan ang mga aleman na hindi nilimot si Adolf Hitler at ang karumaldumal niyang mga krimen. Itinaguyod ng kanilang gobyerno at civil society ang kultura ng pag-alaala. Bata pa lang ang mga aleman ay itinatanim na sa kanilang consciousness ang pagtatakwil sa racism at ultranationalism sa tulong ng mga memorial site, mga museo, literatura at pelikula. Higit sa lahat, binibigyang halaga ng mga paaralan ang paggunita sa Holocaust sa kanilang curriculum. Nitong nakaraang 50 taon, maliban noong namatay si Cory Aquino, halos hindi cool na alalahanin ang martial law. Been there, done that, ang aktitud ng mga may malay na ng panahong iyon. Kaya't nagkaroon ng puwang ang disinformation. Sumiksik ang mga peking kwento sa maraming butas na nilikha ng paglimot sa kasaysayan ng martial law. Madaling iromanticize ang kabayanihan ng mga nakibaka noong martial law, pero hindi yan ang kailangan natin. Ang kailangan nating maintindihan, ang kabayanihan ngayon ay hindi lang tapang mag-fact-check, kundi tapang magturo, magkwento, magsulat, magsadula at mangampanya tungkol sa tunay na mga pangyayari ng martial law. We must go beyond the facts and teach historical empathy, which is not a sentiment, but an ability, a learned ability, to understand events, historical actors, and motives using credible historical evidence. Factual knowledge alone will not connect us with the past. Brick by brick na trabaho ito, simulan na natin para sa susunod na salinlahi. Dahil pumalya na tayo sa henerasyong ito.